Maagos ang pag-asa sa isang sapa sa Tarangnan, Samar. Pinaniniwalaan kasing dito makikita ang isang malaking bato na meron daw nakaukit na mga simbolo na magtuturo ng direksyon patungo raw sa isang nakatagong yaman. Nitong nakaraang buwan, habang naglalakad sa sapa si Gardo, hindi nila tunay na pangalan, napansin daw ni Gardo na ang bato kumikinang-kinang. Parang may nakasulat po kasi doon sa bato. Kung saan pong direksyon na makikita yung ginto. Yun sigurong hinanap ng mga treasure hunter dito sa amin. Hindi ko nga po mabasa kung ano nakasulat doon sa mga bato. Kasi sa totoo lang po, hindi ako marunong magbasa. Kasi siguro yun ang palatandaan para mahanap yung mga nakatagong ginto doon. Sinundan daw niya ang direksyon ng simbolo hanggang tumambad daw sa kanya ang anim na maliliit at kumikinang na mga bato na para raw nababalot ng ginto. Pero agad daw itong binitawan ni Gardo sa takot na baka paglaruan lang siya ng mga engkanto na siyang pinaniniwala ang may-ari ng mga inaakalang gintong bato. Doon po sa lugar na yun, marami po talagang engkanto. May mga kasabihan po kasi yung mga matatanda dito sa amin. Kapag nalunod daw po yung isda sa tubig, malas daw yun. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang po ako ng isda na lulunurin para malaman ko kung totoo bang malas yun. Nung ikwento ito ni Gardo sa kanyang lola Chofila, agad itong nagpayo. Nung naikwento ko po sa lola ko, sabi niya sa akin, magdala po daw ako ng pagkain. At ialay ko po daw doon sa ilog. Pero sa sobrang gutom ko po, hindi na po ako nakapagpigil. Kinain ko na lang po yung dala kong prutas. Naniniwala po talaga ako na marami pong ginto ang nakatago doon sa ilog. Kaya nung nakita ko po yung gintong bato, kinuha ko po talaga. Binalikan nila ang lugar, sabay alay ng pagkain sa sinasabing bantay. May paniniwala po kasi yung mga tsismoso, tsismosa dito sa amin. Kapag nakapikit ka daw po, wala kang makikita. Kaya simula nung nakuha ko po yung bato, lagi na lang po ako nagtatago kapag may dumadaan na pulis. Kasi po, baka isipin ng pulis na ibang bato yung hawak ko. Yung mga marites po dito sa barangay namin, lagi po nagtatanong kung bakit daw po ako namumulat ng bato. Pero ang sabi ng mga tsismosang kapitbahay namin, basahin ko na lang daw po yung tubig sa ilog. O kaya mag-apply na lang daw po ako ng trabaho sa zoo. Pakakainin ko daw po yung buaya gamit yung kutsara. Napakamot na lang po talaga ako sa ulo ko. Kasi vegetarian po daw yung buaya. Gayunman, simula raw nung napasa kanila ang mga bato. Kapag natutulog naman po ako, palagi po akong may napapaniginipan na maitin na parang engkanto. Tinanong ko yung engkanto sa panaginip ko. Sabi ko, pahing ginto. Tapos ang sabi ng engkanto, totoo daw na ginto yung hawak ko. Sabi ng engkanto, ipalit ko daw sa food shop. Kung totoo talagang ginto, itong batong hawak ko. Kakain po talaga ako sa mamahaling restaurant. Kasi lagi na lang fishbowl ang kinakain ko. Tapos binuburaot pa ako ng tropa ko. Siyempre, o-order ako sa restaurant na paborito kong pagkain na itlog with egg o kaya lugaw with rice. Siyempre, gusto ko na luto yung malasyado para masarap. Tapos yung matitira, ipangsasabong ko para dumami palalo yung pira ko. Mula Samar, lumuwas si Gardo pa Maynila para humingi ng tulong sa aming programa. Nung pumunta po ako ng istasyon ng KMJS para ipatis yung batong dala ko, utya na mali pa ako ng napuntahan. Sa rated key pala ako binaba nung taksing sinakyan ko. Kaya ang ginawa ko, humingi na lang ako ng chinilas kay Miss Corina. Tapos nung binigyan ako ng mumurahin chinilas ni Miss Corina, tinanggihan ko kasi ang gusto ko habayanas. Kaya ang ginawa ko, sumakay ulit ako sa taksi papuntang MGS. Para masuri kung meron nga bang gold component ang mga bato, sinamahan ng aming team si Gardo sa Department of Mining. Ang una pong gagawin natin dito sa bato ay babasagin natin gamit itong martilyo. Kasi kung meron po talaga itong ginto sa loob, makikita po natin agad. Kumuha ng sample mula sa mga dalang bato ni Gardo. Sa unang test, ang dalang sample ni Gardo, negatibo sa ginto.
Pero pagdating sa ikalimang test, nagulat sila sa resulta. Ito po, may nakikita na po tayo ng ginto. Dito po sa isang bato ay may nakikita po tayo na parang ginto. Pero bakit kanina po wala? Kailangan po natin ulitin yung test kasi hindi po tayo sigurado dito sa resulta. Salamat naman, totoo yung batong dala ko. May pagsabong na ako. Pero kinakailangan para ulit-ulitin ang tests dahil hindi consistent ang resulta. Kanina po ay may nakita tayong ginto, pero yung nakita po natin ay hindi pala ginto. Tayo po pala yun ang aso na dumikit sa bato. Amuin niyo po itong bato, ang baho. Ah, hindi na boss, hindi na. Kinabukasan, bumalik ang aming team sa Department of Mining. At sa kaparehong tests, ang resulta. Noong tinest na po ulit namin yung bato, nakita po namin na hindi pala yung totoong ginto. Tayo po pala ng aso yun na tumigas sa bato. Sabi pa ng mga eksperto, sakali man na merong ma-detect na gold component sa naunang mga sample, wala na rin daw ito halos halaga. Ngayon po, malinaw na po sa akin na hindi po talaga ginto nung nakidikit sa bato. Tayo po pala yun ang aso. Kaya pala ang baho lagi sa kwarto namin. Para mapanatag ang loob ni Gardo, hiningan pa ng opinyon ang isang geologist. Sa unang tingin ko palang doon sa bato, nalaman ko na kung anong klaseng bato yun. Kulay dilaw siya, pero hindi siya ginto. Tayo siya ng aso na kulay dilaw. Pero sa tingin ko, matagal na nakadikit yung tayong aso doon sa bato. Sa tingin ko, parang antik na yung tayo ng aso. Baka nasa 10 million ang halaga noon. Kung mapapatunayan, totoong antik yung tayo ng aso. Ngayon po, ang gagawin ko, ipapatis ko po yung tayo ng aso. Kasi baka antik na yun. Kasi matagal na daw po yung nakadikit sa bato. Million years na daw po yung antay ng aso. Sino ba naman ang hindi masisilaw sa pangako ng napakalaking kayamanan na mapupulot lang sa tabi-tabi? Pero hindi ba ilang ulit nang napatunayan noon hanggang ngayon na hindi lahat ng kumikinang ginto? Yo! Shoutout pala sa aming YouTube channel at shoutout sa mga tropa ko dito sa kurba. Shoutout kay paring Riniel. Shoutout din kay paring Ivan. Shoutout kay paring Rigor. Shoutout din kay paring Ting. At shoutout kay Boss Alan Expression. Shoutout kay Kuya Imun. Shoutout kay Kuya Rake. At shoutout kay paring Bato. Shoutout kay paring Balot. At shoutout kay paring Yokib. Shoutout din pala sa aking pamilya doon sa probinsya ngayon. Na si Jumar, na si Michael, na si Melissa, si Mike, si Anilin. At shoutout din sa papa ko na si Joel Punay. At shoutout din sa tiyuhin ko na si Jerry Punay, na si Jimmy Punay. At shoutout din pala kay tiyuhin ko na si Bando, si Carlito. At shoutout sa mga kaparinti ko dyan. Na si Janjan Punay, na si Norbert Punay. Shoutout pala sa Team Sinigang. At shoutout din sa Team Paru-Paru G, Team Sopas. Shoutout din sa Kurba 24/7. At shoutout sa mga tambay ngayon sa Kurba. Shoutout din kay Kuya Andoy. At shoutout kay Ate Tekla. Shoutout kay Nanay Bibi. At shoutout din kay Ate Joy. At shoutout din kay Tutoy Hans. Shoutout din kay Boss Bongbong Mamuyak. At shoutout din kay Ate Jebel. At shoutout din kay sa nanay ko na si Linda Falcon. Shoutout din kay Gisa Runya. Kay Boss Carne. Shoutout din kay Boss Jodel. At shoutout din kay Juday Runya. Shoutout kay Marke. Huwag niyong makakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.